sa kung ano ang mga bagay na bumarap ka para magbahagi sa mga magagaling, sa mga magagawa ng Diyos. At maaaring nga tamay ka, maaaring nga panito ka, pero gayon man po, dahil isa po ang ating pinagpapatikan, ang Biblia at ang mensahe sa ating kapanahunan, tayo po ay magbabahaginan dito sa paksa na ito, na ito po ay narration ko sa nakaraan, na ito po nga, five no more of Revelation 10 and Revelation 5. Ano po ba ang ugnayan ng dalawa na ito? Ano po ba ang connection nito? Brad, makikopen sa Revelation chapter 5. Yan, tingnan po muna natin yung sa Revelation chapter 5 ang ating Bible. Ito ay pagbubukas dito po sa aklat ng 7 seals na kung saan natin po dito po natin pupunin ang ating mga pagpapakihan. So, makita po natin ito, no? So, Revelation chapter 5 ng verse 1 muna. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the left side sealed with 7 seals. Tapos, and I saw a strong angel proclaim with a loud voice, which worthy to open the book and to look the seals thereof. And no one in heaven nor in earth, neither under the earth was able to open the book, neither to look thereon. And I was mad, because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. And one of the elders said unto me, weep not. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. And I beheld, and lo, in the midst of the throne, and the four beasts, and in the midst of the elders stood a lamb as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth into all the earth. So, balik po natin sa verse 1. So, dito po, sa verse 1, makita po natin dito, ano, na si John ay sabi niya, may nakita daw si John, no? Na I saw in the right hand, sa kanang kamay, no? That sat on the throne, na kung titingnan po natin, nagawa po po ng isang bangko dito, para ilarawan ko, ano? Nakita daw po siya, na may nakaupo sa trono. At kung sa kanang naman niya, hawak niya yung jigro. No? Ngayon, yung jigro na yun, no? Ang sabi po niya, meron po nakasulat sa doon sa loob at doon sa labas ay nasiseryuhan ng itong selyo. Okay. Una, atin po muna yung tingnan yung right hand na sinasabi doon. Na sabi po ng prophet, ang ibig sabihin ng right hand, yun ay right hand of power and authority. So yan po ang sabi niya. Ngayon, meron po akong gustong tingnan pa dito, no? Sabi niya, and on the back side niya, a book written within, and on the back side, sealed with 7 seals. Itong libro na ito, meron po siya nakasulat doon sa loob, no? At meron siyang selyo sa labas. Ngayon, tinanong po natin ang mga scripture na sinabi ng prophet para malaman po natin, ano? Ito po sa Revelation chapter, yung sa message sa Revelation chapter 5, part 1. 61 message.
Sabi niya, June 11, paragraph 91. Sabi niya, a book written within and written within, inside written, within, inside written, that's where we live this morning. Yung po nga pinutukoy niya dito na written within, yun po ang sinabi ni Prophet na ito natin binabasa. Nangahulugan, yung po nga written within, yun ang scripture ng Bible na binabasa niya na sinasabi na written within. Ngayon, ano naman po yung antibak na sinasabi niya? Sabi dito, antibaptized, sealed with seven seals. Yung daw likod ng libro ay nasasayuhan ng pitong selyo. Ano po yun? Sabi niya dito sa baksay na yun. Inugod po ni Prophet dito na ito ay outside the Bible. Yung baksay ng libro na yun, sabi niya, it is outside the Bible. What the Bible doesn't even say. It sits in here with seven seals, the mystery of God. So, meron pong written within na sinasabi ito ang yun ang kasulatan. At doon sa baksay, nasabi niya, yun ay outside the Bible. Yun ang mga what the Bible doesn't even say. It's sitting here with seven seals, the mysteries of God. So, doon sa baksay na yun, ang pinabagay po ng propeta na hindi nakasulat doon sa loob, pero yun ay tinalagay niya kay John na doon sa likuran na kaplak na ito. At alam po natin na ang tinutukoy dito ni John ay yung pong sinasabi doon sa Revelation chapter 10 verse 4. Ako? Right. Okay, Revelation chapter 10. Na ang sabi ko doon, yung Revelation chapter 10 na yun, yan yung seven thunders na sinasabi doon sa Revelation chapter 10. Na sabi niya, huwag mong isulat, sabi niya ganoon, eh dyan. Ako na dumating sa kanya ang Revelation. Sabi niya, huwag mong isulat. Tatakan mo ang sinasabi ng pitong kulog, no? Sigaw siya doon sa likuran ng aklat. No? Sigawin mo ng pitong sayuhan mo ito. So, yun po ang natin, ano? So, sa likod. So, ang ating po muna tinignan ngayon, hindi po muna po natin tatalakay nun, ano? Tutuloy lang po natin yung sinasabi doon sa Revelation chapter 5 po, different. Pwede po natin sa panalil mo yung dalawa. Yung Revelation chapter 5 sa Revelation chapter 5. Ayon, number 2. Yung po trono, no? Isa po tignan din natin yung trono. Yung trono na yun, sinasabi doon, ay trono ng Diyos. No? Ngunit, ang nakalulog doon, sabi niya, may isang nakalulog doon. At alam po natin, na yung nakalulog na yun, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na nakalulog doon. Ngayon, ating pong babasa, no? Itinan po natin ito ang sa 7 seals. Dito sa domestic na Jabrit, sa 7 seals, sa paragraph 195 and 86. Notice, where it came from, where did it come from? Come from the Father's throne, where he has been seated since he has been slain and raised again. He raised up and sat on the right hand of God, ever living to make intercession. So doon po, ang ating Panginoon, ang katawan ng ating Panginoon, pagkatapos niyang mamatay, masyak sa langit, ang kanyang katawan ay naupo na siya doon sa trono ng Diyos. Kaya, doon sa pagkaupo ng katawan ng ating Panginoon doon sa trono ng Diyos, kapag galing doon ang nagsasalita siya, in my Father's throne, sabi niya, where I am set. Doon sa Revelation chapter 3, verse 21,
Revelation chapter 3 verse 21, sir. Pakaiyan mo lang natin. Meron lang tayo titignan doon. Chaos also overcame and shut down the power of God. Yan. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne. No? In my throne, sabi niya. Ito ay hindi ito yung tinutukoy niya na throne ang pinaupuan niya ngayon. Kundi yung throne na yan, yun ay sa milenyo, malam po natin yan. Even as I also overcame and am set down with my Father in his throne. So, yun po ang kinaupuan ng pangalang Panginoon doon sa kanyang throne ngayon. Kaya pansinin po natin yung am set down with my Father in his throne. Kaya doon sa pagkaupo niya sa throne na ganyan, kasama po niya nakaupo ang Diyos Ama. No? Ang katawan, the body, pero ang Espiritu na nasa kanya, na nag-influence sa kanya doon, ay ang Spirit of the Father. Kaya sabi niya kapag nasama, nag-usap siya, I am set down, no, with my Father, sabi niya. Set down with my Father in his throne. Kaya, ngayon, bakit ko po kinakalaga ito? Dahil aking pong pag-usapan yung balik sa Revelation chapter 5. Dito sa Revelation chapter 5, tatlong titulo po ang kinagampanan ng ating Panginoong Jesucristo dito. The body, no? The body of our Lord Jesus ay tatlo ang kinagampanan niya dito. Bilang isang Father na kung saan sa pagkaupo niya, no? Ang Espiritu ng Ama ay nandoon sa katawan na yun. Ngayon, ang isang bagay pa na tinukoy niya yung sa pagiging kordero. No? Kordero. Ngayon, ang ikatlo ay yung pagiging leon. So dito po ating tatalakayin ito ang pagiging kordero niya. Ngayon, alam po natin sa pagiging kordero niya, noong siya ay napayumay sa krus, taglay niya ang pagiging isang kordero. Kaya nung mamatay siya, umakyat niya sa kalangitan, ginagampanan niya ngayon ang pagiging kordero at ang redeemer. No? Habang nakaupo siya doon sa trono, siya ay gumaganap ng pagiging redeemer, pagiging isang kordero. Ngayon, sa pagiging kordero niya, dito po, sa pagkakaupo niya bilang kordero, gumaganap po siya ng iba't ibang mga kampanin. Unang pong kampanin dito, una ay ang pagiging redeemer niya. No? Na habang nakalungo po siya doon, inaantay niya na yung pinakahuling pinhi na kanyang tatawagin na inaantay ay matawag. No? Para tubusin niya sa pagiging redeemer. Ngayon, ang isa pong bagay pa ay ang pagiging intercessor. Doon sa Hebrews chapter 10, sinasabi po doon sa Hebrews chapter 10 na siya po ay isang high priest, isang dakilang sacerdote na namamanhi sa kanyang mga anak sa bawat isa po sa atin. No? Na sa bawat pangangailangan natin, siya ang umabot ng lahat ng ating mga pangailangan. Siya ang nakakaunawa ng lahat ng ating mga kahinaan. No? Siya ang nagbibigay ng comfort sa lahat ng ating mga kalungkutan. Doon, siya ay intercessor. Mediator. Ito po ay sa hindi mo na kahabali, Timothy chapter 2, verse 5. Nasabi niya, meron lamang isang tagapamagitan. Ang tao ay different to Jesus. No? Meron lamang isang tao tagapamagitan sa Diyos at sa tao, at ito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya Jesus. Na siya ay namamagitan sa atin habang nakalulog siya doon sa trono ng Diyos. Tapos, ang isang bagay, yung siya ay gumaganap din na magiging advocate doon sa 1 John chapter 2. Na sabi niya, if you sin, sabi niya, we have an advocate. No? Yun ay isa kalagayan niya pagiging kordero. At alam. Ngayon, ginagampanan po niya ang pagiging advocate every time na ang bawat anak ng Diyos ay magkasala, no? Na kung siya ang ating attorney na mamagitan, siya ang nagtatanggol sa atin at ang advocate. At pagkatapos, ang isa pa ay ang pagiging redeemer.
Paano po ang pagiging revealer niya? Kung natin po papasahin dito, sabi niya, grab ang itulim siya. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book and to loose the seals thereof. So yan po, ang pinag-usapan natin dito ay ang pitong selyo. Na sinasabi dito na si John, siya ay umiyak. Dahil nakita niya na walang makapagbuka noong libro na yun na natapos na kamang pitong selyo. Pero sabi naman na tanda, well not John, sabi niya, the lion of the tribe of Judah has prevailed. Sabi niya nun. Ngayon, ito po isang bagay na mapapansin natin. Ang sabi niya ng mga matatanda, mga elders, well not John, the tribe of the lion of Judah has prevailed, sabi niya. Ngayon, nung tingnan ni John, hindi niyo na nakita niya. Ang nakita niya, isang kordero. Nakita niya isang kordero. Bakit po? Dahil, bakit kordero ang hindi leon? Dahil ang leon, siya ay karapat-dapat sapagkat siya ang mismo gumawa ng katubusan sa kanyang mga hinirap. Siya ang namagay sa krus, siya ang nagsakripisyo, siya ang tumubos ng mga salang bilang kordero. Kaya, sabi niya doon, siya ang karapat-dapat na magbukas noong itong selyo na yon. Lumaklak kayo na natatakanan itong selyo. Ayon, habang siya po ay nanatili na isang kordero, habang siya ay nandoon sa kaupo sa trono ng Diyos, sa kalangitan, doon sa trono ng Ama, siya ay nanatili doon na pagiging isang leon. No? Pagiging kordero niya. Ngayon, yung pagiging kordero niya ay matatapos lamang pagkatapos na dumating na yung makapasok na yung pinakahuling dinhi na kanyang tatawagin at pagkatapos ang biyaya of salvation, the grace of salvation, ay malilipat na doon sa bayan ng Israel at aalis na siya doon sa intercessory box bilang isang mediator, bilang isang redeemer, bilang isang intercessor at siya ay magbabana sa lupa bilang isang leon. So, sa pagiging kordero niya, pinapunan natin ito. Nubuksan po niya itong pitong selyo, hindi po ito nabuksan, no? Bilang isang leon. Kundi, binuksan po niya ito sa pamamagitan ng kanyang kalagayan na pagiging kordero. Bilang isang lang. No? Ngayon, sa pagiging asabi po dito, no? Ito ang pinaglangkuhan dito, no? Ihayag po niya itong nilalaman noong itong selyo na ito, ang talo po dito. Ito po ay sa the first thing, no? Sabi niya sa paragraph 301. But the first thing that represented the redemption stands the lamb that has been slain from the foundation of the world, and he took the book. Sabi niya, glory! Open the book and tore up the seals. No? Apa po siya ay nasa pagiging poder niya. And sent it down to the earth. Pagkini po niyo. And sent it down to the earth. No? Tani po. Doon sa kanyang mensahero ng mga pitong anghel. Ipinadala niya ito, nilalaman ng pitong sa sentro na ito, ang kapakayaman na ito, ipinadala niya doon sa kanyang mga mensahero na pitong anghel na nakipag-usap ko yung kay Prophet doon sa kapino kanyang. Doon po nung ang pitong sentro, ito po pitong anghel na ito na sinubo ng Diyos na dala ang kapakayaman ng pitong sentro. Ito ay inihayag ng bawat isa kay Prophet kung ano yung nilalaman ng mga selyo na yun. Pansinin po natin, nung ibigay ang kapahayagan ng pitong selyo, eh wala po siya sa kalagayan ng pagiging leon. Kundi siya ay nandun sa kalagayan ng pagiging kordero. Kaya doon sa Revelation chapter 10,
Revelation chapter 10. Ito po, marami maaari na pagkakaiba-iba ang pananaw dito. Sa Revelation chapter 5, wala pong problema yun na pwedeng pag-usapan. Pero dito sa Revelation chapter 10, dito po, medyo nagkakaiba na. Pero dito, hindi po ako masyadong tatalakay dito, ano? Kasi kapag kapilasan natin ito, maaaring mapag-usapan natin yung 7 standards, mapag-usapan po natin yung regular, yung seven seals, kung bukas na ba o hindi, o yung baga 70 ay hayag na ba o hindi. No? Dahil ang isaan ko lang po, ay ito, ano ba ang pagkayan itong dalawa? No? Itong Revelation chapter 10 at saka Revelation chapter 5. Na kung saan, sa Revelation chapter 5, yung mahalagang naging kalagay doon sa pagiging kotero at pagiging leon. No? Na mali pa yung isa doon. Ngayon, doon sabi ko sa Revelation chapter 10, sabi niya, "And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as if it were the sun, and his feet a pillar of fire." And he led him in his hand a little book. So we have this job. And he set his right foot upon the sea and his left foot on the earth. And cried with a loud voice, as when a lion roareth. And the fall. When he cried, seven thunders uttered their voices. Alam po natin na yung Revelation chapter 1 ay walang iba na sinasabi na mighty angel kung hindi ang ating Panginoong Yesu Kristo. Ha? Na bumaba dito sa lupa. Na yung kanyang talpa kinututuon sa dagat, yung kanyang paa sa lupa. At pagkatawa niya, and cried to the loud voice, as when a lion roared. Kaya i-take note po natin ito. No? Itong lion roared, no? Hindi po tupa ang binanggit dito. No? Kung tupa ang pagiging si Cordero ang binanggit niya, na namahulugan, ito po, ay meron pa rin kaugnayan doon sa pagkakaupunan natin pa yung Mesyo Kristo ng Jesus doon sa trono ng Diyos bilang isang kordero. No? Kung hindi, ang tinutuon dito at binasabi dito, he cried in the loud voice as when a lion roared. Kaya dito po, nakita po natin ang isang leon. No? Hindi naman talaga actually na leon yan. Kundi yun ay figuratively speaking lang. No? Sinasabi dito, gaya sa mga gaya ng isang leon. No? Hindi gaya ng isang kordero. Kundi gaya ng isang leon. No? And when he cried, seven thunders uttered their voices, pagkatapos, and when the seven thunders had uttered their voices, I was about to write. And I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the seven thunders uttered and write them not. Sabi niya, upon the instrument. And the angel with my soul is stand upon the sea and upon the earth, lifted up his hand to heaven, and swear by him that he is forever and ever who created heaven, and the things that therein are in the earth, and the things that therein are in the sea, and the things which are therein, that there should be time no more. Ito na po. Ano ba ang kaugnayan nito sa Revelation chapter 5? Itong time shall be no more. No? Kapag sinabi po natin na time shall be no more, ibig sabihin ito, hindi na ako pinamatagal. Understanding. No? Dito, time shall be no more ang sinabi niya. Hindi po niya sinabi na time is night. No? Time is drawing night. Time is at hand. Kung hindi sabi po niya dito na time shall be no more. No? Na kapag time shall be no more, hindi naman po siguro abutin ito ng one generation. No? One generation is 40 years. Di po ba? Ngayon, kung iugnay po natin itong time shall be no more, itong Revelation chapter 10 na ito, na yung angel na yan na bumabalik sa lupa, doon, noong bumaba ang seven angels na ipag-usap doon kay Prophet, at pagkatapos noong mag-lakyat ang pitong angels na ito, ay nagpo sila ng isang malaking ulap na hugis mukha ng ating Panginoong Jesu Kristo. Ngayon, ito po,
Dito po natin makita na yung title of birth. Kung ipapasok po natin yan, doon sa panahon na yun, nabumaba, noong ihayag ang presensyo sa propeta. Eh, hindi na po siguro tayo yung pinomong yun. Kasi, ano pong taon inihayag ang mga telangil? O yung pillar of cloud. February 28, August na kaya? August? April. Di ba April yan? Anong beda yun? Sabi niya, February 28, 1953. Ito po ay itong mag-appear, itong pillar of cloud na ito. Doon sa kalangitan. Kung yung naipo natin itong pillar of cloud na ito, doon sa angel na yun, ang buto ba? Spring. Hindi po tayo nisnomon yun. Kasi malayo. Masyadong ang mahabang taon na pagitan. Isa pa, rapture, yeah. Yung pillar of cloud na ito, sumitaw ito bago ihayap, bago buksan yung pitong tenyo. Kailan mo nabuksan yung pitong tenyo na yun? Ito po pillar of cloud na ito, February 28. Ito, nakita ito sa ulat. Kapitapos, nung mabuksan yung pitong tenyo, March 17, to 24, 1964. Doon po, nauna po, sumitaw itong site na ito bago nabuksan ang itong stadyo. Ngayon, itong Tanger Sinomor, ay nasabihin po natin yun yung panahon na bumaba ang angel. Magmula po nung mamatay ang ating Panginoong Mr. Cristo na ay ang parang propeta, 1965. At ilan na po tayo ngayon, 2011. More than 40 years na po. More than one generation. Ngayon, sabi ng propeta, kapag ka, nakikita ninyo ang mga tanda na ang puno ng tingin ay namubunga. Sabi niya, hindi silipan ang generation na ito, sabi niya, magaganap ang lahat ng mga bagay. Ito ba? Kaya, para sa akin po, hindi po natin pwede mayugnay yung time sa silobo na yan doon sa panahon na inihayag ng Panginoong Jesus, yung unang second angel sa propeta, yung pitong selyo. Ngayon, doon sa pitong selyo na yon, ang sabi po dito, babasa lang po, no? So, konti na lang po, para kapag okay, so. Sabi niya, ito sa the first place. And when the seals are broke, and the mystery is revealed, down comes the angel, the messenger of Christ, sending his food upon the land and upon the sea with a rainbow over his head. Now remember, the seventh angel is alert at the time of coming. Ngayon, eto nga, sa baba. Now what the mystery is that his plan should be finished at the sounding of his messenger. Now here is the angel of earth and another angel like the messenger comes down. See, this angel was an earthly angel messenger, but here comes one down from heaven, a rainbow coming on. See, only Christ. Tapos, the verse 47 na sabi niya, at paragraph 47. And he returns back in the 10th chapter, sabi niya, after the coming time, that all the mysteries is to be finished, and the seals are to be broke, and proclaiming that its time is no more. And he said, when the seventh angel has given the sound, then the mystery should be finished, and time for the angel to appear. Kaya pagpilin po natin ito, bago daw po yung lumitaw o mag-appear yung angel ng Revelation chapter 10, verse 1 and 2. Matatapos na daw po muna na mayayal ang lahat ng mga hiwaga. And he returns back in the 10th chapter after the coming time that all the mysteries is to be finished and the seals are to be broken and proclaiming that time is no more. And he said,
seventh angel has begun to sound, then the mystery should be finished and time for the angel to appear. Sabi niya. Okay. Ito po, papatayin ko ito ang ibang mga quotation sa maaaring dito po kung tatapos. Time is no more, sabi niya. Ulitin ko po muna, no? Na, ang sabi ng medic, no? Bago daw po na pumunta itong angel na ito ng Revelation chapter 10, tapos na ang lahat ng mga hiwaga. Ngayon, sabi nito, time is no more. The Revelation chapter, Revelation chapter 5, part 2, paragraph 207-210. Ito ay sa 61, June 18. The seventh and last one of these seals, when they are opened, is found in Revelation, the 10th chapter. There was a mighty angel, which was Christ, came down and put on one foot on the land, and one on the sea, and raised his hand, and said, the day is finished, time is run out, it's all over, time shall be no more. And he said, at the counting of him, at this time, the mystery of God should be finished. Who God is, and he was made manifest, how when the seal was opened, how we begin to understand now how that he was the Son of God, he was God himself made flesh, and the revelation of who he is, that should be finished before this angel can put his feet upon the land and see and swear that there be time no more. When his time comes, we're right in the front yard of this right now. See? The last one of them is Revelation chapter 10. Both on land and on sea. Time has run out. Redemption is over. Sabi niya. Now, how he comes in as a lion. He was a lamb dead. Now he comes in as a lion of the tribe of Judah. Revelation chapter 10, both on land and on sea, time has run out. Redemption is over. Amen. So, pagkatapos na po, na may hayag ang lahat ng mga hiwaga, it is time for the angel to appear, no? May yabang niya ang kanyang paa, panipalo sa dagat, yung panipalo sa lupas, at pagkatapos sabi niya, now, redemption is over, sabi niya. Now, how he come in as a lion, he was a lamb then, now he come in as a lion of the tribe of Judah. Kaya sa madaling salita po, kapag ka sinasabi po na time is no more, bababa na siya, ayon na siya doon sa trono ng Ama na pinaupo niya, at gagamba na niya ngayon, hindi na pagiging kordero, kung hindi, yun ay pagiging iyon na. No? Ako masasabi po dito, time is no more. Jehovah Jireh 2, message 64-0403, paragraph 291. A man might come in here with nails scarred in his hand, and thorns spread and say, I am the Lord. Sabi niya. Any old hypocrite can do that, but the type. The Lord Jesus, body, is sitting at the right hand of the majesty. When he comes, time is no more. When that body returns to the earth, but his spirit is here. His life is giving evidence of him being here. See? I'll be with you, even in you, to the end of the world. Ito po Revelation chapter 10 na ito. Ito po ay pauna lamang na pagsusuko ng ating Panginoong Jesus bago siya talagang physically mababalik sa lupa para sa na isang diyon para talubugin niya, no? Para kunin niya ang kanyang mga subject, no? Talahan po natin. Siya ay bababa bilang hari. At bilang hari, meron po siya nakakagumpan. At ang mga nakakagumpan niya, walang iba, hindi ang kanyang bride. Kaya, bababa siya, no? Doon sa siya sa trono, at pagkatapos, bago magiging po sa lupa, no? Doon sa alapa, at doon sa salubunin niya ang bride. Siya ngayon ay nandun na sa kalagayan, leon. Hindi na siya kalagayan, hindi na siya, kumpero.
kundi iliyaw na siya. Pero prior to that, bago po maganap yung magumanya, physical, no? Mauna muna na mababa siya spiritually. No? Pwede pa doon sa, nung bumaba niya doon sa panahon ni Prophet, no? Amen. Ay niyahayag, inaanon niya, binibigin niya, administrate ang propeta. Ngayon, ito mo na religion pastor din na ito, ito po ay maaaring dito ay medyo hindi magkakasundo. Kasi ang Revelation chapter 10, dami na sinasabi po nila na ito ang angel na ito, ito yung po yung si Christ na bumaba na doon sa in pillar of cloud form. No? Siya po yun. Pero hindi pa nakahayag ang mensahe ang maniwaga. No? At sabi dito, kailangan daw po na mahayag po na lahat ng hiwaga, ng mga hiwaga, no? Mabubustan ang pitong selyo, no? May mahayag ang lahat ng hiwaga at oras na para doon sa anghel na yon na bumaba dito sa lupa at itegra niya na time shall be no more. Kaya ang ano po ngayon dito? Ito, yung revelation na sinasabi niya, sigaw don't thunder, no? Ito po, isang bagay po na medyo mahirap na mapag-usapan nito kasi dito iba-iba ang pagkaunawa dito, iba ang pananaw dito. Pero ngayon man, papasa po ako ng sabi dito, no? Okay, sige. Ito lang, ha? Sabi niya, the bridge between 7 Carthages and 7 Seas. The seal was broke in the last dark age to reveal the truth. The Lamb broke the seal and revealed them to his church in order to collect his subject for his kingdom, his bride. Oh my, he wants to bring his subject to him now. But yeah, what he did? Out of the dust of the earth, out of the bottom of the sea, out of the fish, out of everywhere and every place, out of the regions of the earth, dark, out of paradise, wherever they may be, they'll fall and they'll answer, Amen, Amen, sabi niya. Tapos, he comes to get his subject. He reveals his secret. And they show it. And time is no more. At the time has run out. It's finished. Alright. He lifts the throne. To be an intercessor, as a slain lamb, to be a lion king, to bring the world to judgment. Who has rejected his message. He's not a mediator then. He's now a lion. To get his subject. So, salamat po. So, hanggang doon lang po ang aking ay babahagi, ngayon na po ang pahalang magwenda, meron kayo may nalagda, at yun po ang lahat ng kapulihan. Marami ang gusto i-point out doon sa Revelation chapter 10, time shall be no more. Pansinin nyo sa Revelation 10:7, the days of the boys. In the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin this, when he shall begin to sound, the mystery of God should be
But time shall be no more. Should be finished. Dati meron ang sharing na itong voice, nauna ito sa sound. Kasi iba yung voice, iba yung sound. Ito yung message. Ito yung pag-catch ng attention. Example, if you read, this is Revelation 10, ba? If you read from chapter 8, trumpet judgments, the first angel sounded, the second angel sounded, the third angel sounded, the fourth angel sounded. Eh sa dulo ng chapter 8, markahan nyo, tignan nyo sa Bible nyo, bago siya mag-fifth angel sounded, may sinabi siya dun na, woe unto the inhabitants of the earth, for the reason of the three other, or other, angels, three which angels. Are born of, for the voices of the 300 angels which are about to sound. Meron ditong sound, anong sound? Trumpet. Tapos meron siyang voices. Ngayon, si Barbara, hindi ko lang po, siguro tama naman ang interpretation ng level 3 dun sa Feast of the Trumpets booklet ni Barbara. Drawing ko lang yung Church Age si Dance, si Pina. Kinalan niya yung 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th Trump dun sa Church Ages. Ngayon, if you read Revelation chapter 8 carefully, ang trumpet judgments must apply siya sa tribulation. Hindi sa church. Since na-share ko naman ang Church Age ay 7 Church Ages ay parallel sa 7-year tribulation period. Sa loob ng 7-year tribulation period, doon must apply yung trumpet judgments. Pakizun. Blackboard. Ito po natin ang tribulation. Ito ang ministry of the two prophets. Ito yung ministry ng 144,000. Yung trumpet judgments must apply siya sa tribulation. Although yung dulo niya halos nag-victim, no? Pero para rin ang tribulation, 7-year tribulation period. Sa 7 church ages. Para rin ito doon sa church ages. Itong 7-year tribulation period, ito yung tinuro ni Barbanam sa book niya na 7 weeks of Daniel. Ngayon, itong trumpet judgments, meron ang gusto ipakita. Okay, bukas ang Bible niyo sa Revelation 11:15. Papakita yung salitang sound. Kasi sa chapter 8, first angel sounded, the second angel sounded, third angel sounded, fourth angel sounded. Dito sa chapter 9, fifth angel sounded. 9:12. Sixth angel sounded. Chapter 9 yan. Asan yung seventh angel sounded? 8:1. Ayaw niya makita. 8:1. Mahirap makita agad kasi hindi siya hilera na sunod-sunod. 11:15. At the seventh angel sounded, and there were voices, great voices in heaven saying, the kingdom of this world are become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Eh, pansinin nyo, yan yung time shall be no more. Yan yung hindi lang shall be, time is no more. Gusto ko ipakita yung shall be yan. Ating kaiba ng time shall be, na may shall be din doon sa no more. Yan ang no more. It's in the kingdom, in the millennial reign of Christ. In the millennial reign of Christ, pagsisimula ng millennial reign of Christ, sabay na yung Armageddon, sabay na yung sixth seal, asan pala yung seventh seal? Mamaya na yung Terengian topic. Pero yung sixth seal, yung mangyari sa mundo, at the same time, mababa si Christ, yan yung sounding of the seventh angel. Trumpet, seventh trumpet angel yan ha. Dito sa seventh trumpet angel, merong voices sa heaven. At hindi lang yan nagsimula sa dulo ng panahon. Dahil una na yung voice ngayon. So maintindihan niya yung days of the voice. The days of the voice, yung sinabi ni John the Baptist,
na behold, the kingdom of heaven is at hand. Merong message sa loob ng church ages about the kingdom. Pero for 2,000 years, parang hindi dumating, no? That's why it's called mystery of God. It's a mystery to the Jew. It's a mystery to the Jew. Nag-stop ang time clock sa 69th week. It's a mystery to the Jew. Turo ni Barba namin, no? Nag-stop yung clock sa 69th week, sa 7 weeks of Daniel. Yan. So, yung time shall be no more, stretch of time na to, na pag-usapan natin dito sa dulo ng mahal. Bago pa dumating yung katapusan, lalo na sa message ng prophet sa huling araw, it's just the announcement of the kingdom. Iba-ibang denomination, may emphasis din dyan, yung grupo ni Armstrong. Pero dito tayo, Barbara, yung teaching niya, yung message niya, before I left, I smite the earth with a curse. Darating na yung kingdom, darating na yung second coming, darating na si Kristo. Yung message niya, forerunning message, forerunner of what? Forerunner of the second coming of Christ as King of Kings, Lord of Lords. Hindi niya siya kaming asalan. Na-message na yan dati, pero ang message niya, yung voice, siguro familiar kayo dun sa 1 Thessalonians 4:16. May 17. Shout, may voice, may trump. Itong trump may kinalaman sa resurrection of the dead. Tignan niyo sa beginning of the tribulation period. Kung may rapture season, that's the trump of God. So don't apply yung trump. How did you know yung trump nasa ministry ng two prophets? Kasi may sinabi doon sa trump na yung tubig magiging dugo. Eh, doon din sa Revelation 11, binanggit din ministry ng two prophets yan. May sinabi doon na ang mga puno, masusunog. Doon sa ministry ng two prophets, may message sila na hindi uulan. So, natural na magkakaroon ng yung mga tuyot na dahon masusunog. So, yung trumpet judgments, literally, hindi yung precursor lang dito, yung figuratively. Literally, eh, mag-start yan sa beginning ng tribulation period. Diyan magdarating ang rapture. Diyan yung time shall be no more for the bride. For the bride, ha? Nauna yung bride, then because of the voice. Let's talk about the trumpet with an uncertain sound. May say uncertain sound. Pag nag-blow ka ng trumpet, pero mahina yung lumalabas o kaya may pito sa loob. So, hindi sigurado yun mga tao. Hindi nga mawari kung may gera, may alarm ba o alon, wala lang yan. So, sa church ages, sa time ni Barbanam, the trumpet is an uncertain sound para sa mundo kasi hindi nila pinapansin ang message. Pero the trumpet is not an uncertain sound pagdating sa tribulation period, sa two prophets. Itong pinag-o kanina. Pag may message sila, voice, may sound, sabay. Sabay ang judgment, sabay ang message. Sasabi ko nga rin, sabi, hindi na uulan. Yung tubig magiging dugo. Nagkanap yan. Yung tao, hindi nila maiwasan na tumutok sa two prophets. Yung mga yan, mensahe ka, tingin sa'yo si Raulo. Pero, okay, hindi ka papansinin sa kalang panati ko. Pero, at that time, panati ko pa rin tingin sa dalawang propeta. Pero ang kaibahan, nagaganap yung sinasabi nila eh. Agad. Dahil nagaganap yung sinasabi nila, hindi maiwasan ng mundo tumutok doon sa dalawang propeta. Yung tumutok, syempre, galit na tutok doon, hindi dahil naniwala sa mensahe nila. So, ang voices ng trumpet, pag trump mo, may voice, pag-trump mo my voice, sabay. So, doon apply yung sabay na sinasabi ko natin dati, ng sound sa voice sabay. Pero dito sa 7th, hindi sabay. Dito parang sa pagkakasulat, hindi sabay. Nasa days of the voice ka na, magsisimula pa lang umihip. Sa 7th trump, nauna na ang announcement ng kingdom, yung warning, yung pagsisisi, etc. Ito kasi judgments eh. Ito announcement of the kingdom of Christ, yung coming of Christ. Yung sa kinote niya kanina, tumayo sa mercy seat, lumipat sa judgment seat. Nauna na ang warning, nauna na yung voice. Ito, nauna na yung voice. Ito, ministry ng Barbanam. Tapos na ministry ng Barbanam, may voice. Bago mag-drum. Nauna na yung voice, bago yung sound. Nauna na yung message, bago yung rapture. Of course, ito para sa bride. Uncertain sound para sa mundo. Pero para pag-usapan natin sa mundo. Sa mundo, ito na yung sound. So yung voice niya, itong days of the voice. Days
of the voice. Sa dulo ng days of the voice, ito yung sound, Revelation 11:15. So, sa loob ng days of the voice, merong tinatawag na message. Yung message na yan, trumpet message, pero with an uncertain sound para sa ibang tao. Okay? Time shall be no more. Let's open to Daniel 12. If you wish to see some parallels, Daniel 12 and Revelation 10 are parallel. 2 minutes. Daniel 12, you can see na meron doon yung book, tapos sealyado yung book. At doon naman sa Revelation 10, meron ding book right, na bukas. Right. Tapos ira-write lang ni John, pero seal up those things which the seven thunders uttered. Ngayon, punta tayo sa ano, sa Daniel 12, pakibasa yung verse 8. This is a period of time doon sa ano, last week of Daniel. Sa last half of the last week of Daniel. Sa Daniel chapter 12, verse 8. It shall be for time. Sa verse 4, sabi, seal up the things which... Sa verse 4, sabi, seal up those things. No? So, sa tinatanong niya sa chapter 8, sinagot siya, gaano matagal, Panginoon? Sagot niya, Panginoon, nakamay sa Panginoon. Nine times and half a time. Ngayon, pagdating ko sa Revelation chapter 10, ang sabi niya, time shall be no more. Itong shall be no more, patapos na dito sa panahon na to. Katulad nitong shall begin to sound, patapos na sa panahon ng dulo ng Revelation. So, yan lang po yung may share ko doon sa time shall be no more. It is, yung no more niya tulad ng pinutok kanina na tumayo si Kristo mula sa mercy seat, lumipat siya sa judgment seat. At mamumuno na siya. Take over na niya yung mundo. Yan lang po. Alam ka na pa naman. Kasi binanggit ko nila na time shall be no more. Pag nahihitapak na ni Christ ng tradition din, yung next book and last book sa dagat. So, we believe na nakitapak mo siya sa dagat at hindi pa nakakatapak sa lupa. So, ang tatanong lang regarding sa Revelation 10, talagang sa Revelation 10, yung bang application ng Revelation 10 7, talagang tapos na ang amin sa iyo, sa Revelation 10. Ano po yung tinatanong ka rin na firing no more? The seven and last one of these seals, when they are opened, is found in Revelation the 10th chapter. There was a mighty angel which was a bright gate, came down and put on the foot of the land and one of the sea and raised his hand and said, the day is finished, God is run out, it's all over, God shall be no more. And he said, at the sounding of the, at this time, sabi niya, the mystery of God will be finished, who God is, and he was made manifest. How when that seal was opened, how we begin to understand how that he was the Son of God, who was God himself, made flesh, and the revelation of me is that should be finished before this angel can put his feet upon the land and see and swear that there will be life no more. Pinapakita po dito na lahat po ng hiwaga na pinapanggit doon sa dispensation behind, sabi niya. Ang dispensation behind, no? In this project, in yung second chart ages, that's niya tinutukoy niya, na lahat daw po ng hiwaga na nakatago doon sa aklat na patungkol doon sa second chart ages na ito, lahat po yun, no? Ay hayag na. No? Ipinahiwanag na ng propeta. No?
dahil hindi ang propeta mismo ang nagpaliwanag nito o nagbigay ng kapahayagan. Bakit na naipaliwanag ito? Kundi yung mga angels, no? Messenger ng bawat kapanahon ng mismo ang nagpag-usap kay prophet. Halimbawa, doon sa sabi niya, taklak ng doon sa iglesia ng Epeso, isulat mo, sabi niya. Sabi kong gano'n. Ngayon, itong angel na ito na nagsabi nito, yun mismo ang nag-vindicate dito kay prophet na itong seventh angel o itong laman ng seventh seals na ito, no? Na nakabalawang ang hiwaga, no? Na sabi niya, ito yung kanya ang naganap doon sa panahon ng Epeso. Pwede sa Tiyagra. Sabi niya, yung sa Espiritu o sa Angel na nandoon sa Laodicea o sa Tiyagra, isulat mo, sabihin mo. Pwede niya. Ngayon, yung Angel na yon doon sa panahon ng Tiyagra, yung din mismo ang nagsabi dito kay Prophet, no? Noong bumabasa na niya yung seven angels na yon. Kaya yung seven angels na yon, yan po yung pintong mensahero, spirito mo, spirit, hindi yung tao. Kundi yung spirito ng bawat kapanahunan na suma sa mga tao na inamit ng Diyos. Katulad ni Paul, no? Ina Hylanos, hanggang sa uli ng ating propeta Branham. Aha. Ngayon, yun, doon sa itong angel na ito, doon sa Laodicea, yung mismo rin ang nagsabi dito kay Prophet, itinaliwanag niya na yung mga hiwagan na natatapos sa kapanahon natin ay ito yun. Yan ang sabi ko ng mensahe. Kaya lahat ng hiwaga, no, ay nahayag na. The mystery of God should be finished. Are you revealed in John Tyrone? Another usapan niya. Pero tinatawag, finish na ba yung mystery? Yung revealed is, hindi nung tinatawag ko kung finish na yung mystery. And the great theologian said that me, not so long ago, said, Brother Branham, see how Satan tried to hurt you? Spiritual two things, Then, that out there at the beginning of the seventh seal, when those seven angels come down in the pyramid form, stood there, and told me to return back here and speak on those seven seals, and be with me. He showed me what they were, the lost things. I always thought it was sealed on the back of the book, and it'd be something wasn't wrote in the book. But it turned out that it was made known that he cannot do that. It isn't something that's written in the book. It's something that's been in the book, for whomsoever shall take one word from it, or add one word to it, so it is a mystery that's been in the book in the seven third ages, and one of them produced a mystery all about other baptism and those other things that they're found told about. So yun po ang mga mystery tapos sa mga couple of the seven third ages, no? Ngayon, it is the rising of the sun. And so there he spoke to me and said, the seven fields will be opened. The seven history, sevenfold history of the Bible that has been closed out since the foundation of the world will be revealed. And we, yet a humble little group compared to those of the world, will enjoy this blessing hearing those mysteries. Marriage and divorce,
serpentine, and all those different questions have been completely resisted. What? No? Not by man, but by God himself, that opened those seven mysteries of what the church was, of what the church, no? What, how it was in Christ at the beginning, and how it would be revealed in the last days. Yung pong mystery ng sinasabi ng Revelation chapter 10. 7. Kung papansinin po natin, yun ay singular. No? Tingnan po natin. But the mystery, no? But in the voice of the seventh angel, when he can begin to sound, the mystery of God, no? Singular, should be in it. Okay, ito po. Mystery of God. Into it. The power of God, the end time is here. The angel has gathered up the loose ends and were here. Amen. He was about to write those thunders and he said, don't write them. Seal them up. And at that day, at the sounding of the seven angels, then the church age, the love of the church age, the mystery of God, all about God, how does God, not a bunch of God, but one God, and all these other things should all be finished in that time. So yun po ang sinasabi ng mensahe, no? Na noong mag-aral na propeta, hinihayag na niya ang lahat ng mga hiwaga, no? Mula dito sa ating kapanahunan, babalik. No? Hindi ko po binabagit, hindi ko po binabagit yung word. No? To the coming of Christ. Kundi, after this law, the church day, babalik, lahat po ng hiwaga, hinihayag ng propeta. Ilang po. Question. Okay, balita po yung expectado pa dito. In terms of, actually sa chapter 1 verse 3, meron din doon, for the time is at hand. So yung terms, time shall be no more. The kingdom of heaven is at hand. Or it's parallel, time is no longer. Yes, the time is at hand. Okay, pag tinagalog kasi natin yan, ang panahon ay malapit na. Sabi natin, time is no more. Wala nang natitira pang panahon. Pag time is no longer, ang panahon ay hindi na magtatagal. Okay, so it depends on what time we are talking about. So, ano ba yung time na pinag-uusapan natin? Is it the time of Revelation? Is it the end time? Is it the end of the world? So, yun siguro yung mahalaga na may puto natin. But somehow, gusto ko lang Okay, ito, ganun parang siya, no? Kasi sa Bible, mahalaga din yung mga tenses, no? Mahalaga din yung mga tenses. So, siguro yun lang doon ako magiging well before I ask the question later on. Sa English kasi, sa grammar, iba kasi pag sinabi natin shall, iba din pag sinabi natin should. Especially when we use the term we, no? Kasi okay lang, mag-grammar lesson ako. Okay, so, kasi sa English, merong active, merong passive voice, no? Kaya, siguro, in understanding terms and like, we have to understand also, no? Kasi minsan, o nga, Panginoon, hindi naman siya kapatingin sa isopasyon. Naniniwala din tayo, sa Panginoon, pwede siya magbahay sa revelation. Especially if we are reading the spoken word booklet, kaya gumamit ang propeta ng Diyos na propeta na greater than that. No? Kaya we don't read the spoken word booklet or we don't hear the voice of the prophet to sa grammar. Okay? But when it comes to the scripture, I believe it is grammatically correct. Okay. At inspired din ang mga luha kung gumawa nito. Now, so pag hinabi natin kasi shall, this speaks about the simple future. Okay? Pero pag sinabi natin should be, pag ginamit natin yung perfect. Should, no? Tawag niya auxiliary at saka yung main verb na ginagamit natin. It speaks about necessity. Okay?
So pag tinagalog mo yan, iba yung darating na yung matatapos na. Diba yun yung tono ng future tense, no? Simple future, matatapos na. Okay? Pero pag sinabi kong should be is, ibig sabihin, dapat sa oras na yan tapos na. Yun ang ibig sabihin ng should be. Okay? So, well, pag ginamit natin yung term na should be, kaya na hindi naman siya lang ginamit eh. Tama ba? Revelation 10:7 should be. Hindi, sinabi yung shall be. Right? So, ang sabi ka, should be. Ibig sabihin, it speaks about necessity. It speaks about the obligation. No? Na ang isang bagay, dapat sa oras na yan, tapos na. Amen. Okay? So, ngayon, ang in terms of Revelation 10:7, Revelation 10:7, in the days of the voice, okay? In the days of the voice of the seventh angel, when he, okay, halaga din yan, when he shall begin, okay, when he shall begin to sound, okay, so again, sa totoo kanina, ito yung ano na yung natin yung gusto ko lang, mag-report talaga yung voice at saka yung sound. Yes. Alam, makita din natin ito, magkaiba nga ba talaga yun? Na itong term na ito lang ang pag-uusapan natin. Kasi ang dami dito, but in the days, kaya marami. Di ba? But in the days, kasi ginamit niya siya. Di ba? But in the days of the voice, I mean, the Bible, it meant it accurately and grammatically preserved. No? No? So, but in the days of the voice, who is in your voice? Voice of the seventh angel. Okay? The voice of the seventh angel. Now, meron ditong personal pronoun. Okay? Ngayon, pag gumamit ng personal pronoun, pagka gumamit, halimbawa, Brother Danny is a pastor of Woodward Believers in Tala. Okay? So, sa second sentence, kung hindi mo na kailangan ko leave yung Brother Danny, kasi redundant na yun. Okay? Brother Danny is the pastor of the Woodward Believers. Okay? Serious. Okay? Ang susunod ko na gagamitin, he. Diba? So yung personal pronoun ay tumutukoy dun sa tao na una lang binanggit sa unang pangungusap. Okay? So he, it speaks to the seventh angel at yung seventh angel meron voice. Okay? Now, when he shall begin to sound, how can we separate the sound from the voice? Diba? So, I don't think any difference between the sound and the voice. Diba? Kasi hindi naman ginagamit kasi to voice. Diba? So, when we, hindi kasi pwede makunan na nabanggitin yung sound eh. Tapos sasabihin mo yung voice na ulit. Diba? So, yung sabihin, nagpa-parallel lang yun dun sa mga, ano kaya kung bala carefully ang Bible ay nag-inspire din ng Panginoon yung mga taong sabi nga natin, ito ba ito, meron ano, para lang sa ganun, yung substance ay hindi ma-depreciate. Okay? So, but in the face of the voice of the seventh angel, when he, okay, the seventh angel was the voice, when he shall begin to sound, okay? So, ito yung sinasabi natin. So, isa lang muna, yung sound at saka yung voice, isa lang ba yun? Then, okay? Then, the mystery of God. Okay? When he shall begin to sound, okay, the mystery of God, okay, should be finished. So, yung panahon lang yun, so, yung time ng sounding, kasi yung time, eh, yung sound naman kasi, although we can use that also be a trumpet or merong sound. Yung voice natin, meron din naman sound eh. Diba? Kasi vocal cord natin, diba? Meron din tayong sound. So, when he shall begin to sound, then the mystery of God should be. Okay? At the beginning, at the start of the sounding of the seventh angel. Okay? Then the mystery of God should be. So, yung isa, phone eh. Kung hindi pa tinapos ang liwagan ng Diyos sa prophet, okay, individually ang Panginoon nagpahayag through the heavenly angel, no? Okay? Otherwise, you will be running without a message. Hindi ko na naman
lahat yung message, anong dadali mo na mensahe? Diba? Kaya kailangan, bago siya mag-start ng sounding, narisip niya na yung message. In the days, bago siya mag-debate. Pero ngayon, hindi ginamit ni should be revealed. Kasi pwede tapos na, pero hindi pa reveal sa individual. Kasi kailangan pakipangaral yung iwaga eh. At yung iwaga, pag may pangaral na yun, pag nahayag na yung doon sa mga tao, pinatutupunan. Okay? So, now, bakit singular na mystery of God? Kasi ang God, the term God itself is a thing. Diba? O, hindi naman sinabing kasi sabi nila, mysteries dapat. Diba? Eh, ang God kasi is a compounder. Diba? God is an object of worship. Okay? So, God is an object of worship. Object of worship, dapat mahayag sa'yo, kaya sa Revelation, Revelation chapter, Revelation chapter 10, no? O Revelation chapter 5, okay? So, makikita natin na yung lumakita siya, kordero, di ba? Pagkatapos, sa sumusunod na pangyayari, nabigyan po si New Song, kasi nahayag na siya, at a magiging problema ka lang o magiging problema mo lang yan sa loob. So,
yun lang, with my simple understanding, na itong bagay nito ay ipinapakita lang din sa atin, even the scripture itself, is sometimes it is self-explanatory. No? Kaya lang yung isang nabanggit ka rin ni Brother Galang. Siguro we have to be careful about it kasi nasabi niya, although it has been read no, yung outside the Bible, baka misunderstood tayo doon. Actually, it's not outside the Bible. No? Ibig sabihin, probably, yung ano doon, hindi openly revealed, no? But it's not outside the Bible because the message, the Bible in itself is the message. The message in itself is the Bible. No? Yun lang isang bagay. Kaya minsan, nami-misunderstood tayo na ang preaching ng prophet ay dagdag dun sa Bible. Actually, it's like this. God, na? Pero meron siyang substance, meron siyang attributes, characteristics. Yung lang yung progression, yung progression yung revelation. But it's there. So, kaya, we're not preaching. Kaya, sabi ni Solomon, there is nothing new under heaven. That's the religion na yun. Kaya lang, kailangan lang mahayag sa atin. Okay, yun lang. So, tanong mo lang ito, paano nangyari na magkaiba pa yun sa sa voice? When you speak of the same person? Coptic Egyptian. Question. So, una sa Great Mrs. Conan, this is called Gibson. It is a trumpet sound. Sabi ko naman, a trumpet can have voice, pero hindi exactly siya yun kasi ganito. Sa Revelation chapter 8, last verse, may yung trumpet ang nag-sound, may voice din siya. Okay? So may sabay. Sabi ko may nagsabay. Pero ano yung sinasabi kong difference? When you give a message, let's say you judge, yung tubig magiging gulo, that's your word, no? It's just a word. Rema or logos. Pero when that really happens, yung paning, yung theophany, when that happens, yan yung tinutukoy kong trumpet sound. It happened, something happened. And ano yung purpose ng trumpet? Di ba to get attention? For gathering, for war, for etc. Emergency yan ha, parang air raid siren natin yan. Parang sa building na to may sunod, Something the alarm. So, ito dito, shout, voice, drum. Pareho ba yan? Hindi yan pareho eh. May process of time yan eh. Okay, grammar tayo, grammar. In the days. So, nandun na yung voice. Ito, simple future tense, shall begin to sound. So, simple future tense. So, ito maganda, perfect future tense. So, yung necessity. Actually, pag nag-sound, kailangan malamit na ito. Dito tayo, in the days, you have a good time. You have a message. Di ba may message or not? God will not judge the world without warning first. That warning is the voice. Pero when you get that warning, hindi na wala kang time na mag-repent. He'll give you space of time to repent. That's what it means in the Bible. So, yan yung difference. Kaya ako sasabi, when you say sound ng trumpet, it's judgment. When you say judgment, di lang salita. Takawanan na lang, puro pa lang salita eh. O, B21, o. O, lumulungo lang yan. Kalawanan lang lahat yan eh. O, pamimera lang yan eh. Pero, meron totoong na mangyari. Pero hindi pinuputo na Diyos yung oras mo kasi mahal niya tayo eh. Gusto niya lahat. At alam niya si Steve Predestinado ay magkakaroon pagkakaroon ng sisi. Seventh angel. Another question yan ha.
The seventh angel, bago si Brother Branham, pahirang ngayon nga, no? Seventh years old, maganda yung question. Yung mga kita, pag-i-turo ka lang, di ba? Kasi galing ni Jenny sa quote. Kasi yan. Other question, no? Yung seventh angel. Okay, buka sa'yo. Yung nakamiling pa. That one angel there was a strange angel. Sabi ni Barbara, he looked more that to me than any of the rest of them. You remember that? They were in the constellation three on the side, and one on the left, and one right to me. They're nothing from left to right. Would have been the seventh angel. He was brighter more to me than the rest of them. Remember, he had a chest of... Okay. Yung isa ay ito. Remember, the seventh messenger was, the seventh messenger was. Know that he was to me, the seventh angel. It seemed more to me than any. Now we see they were standing like this. We just want you to notice as I was standing there. So, okay. Papansin nyo sa quote ni Brother Nam. Alam natin sa basic and past teaching, is the seventh angel of the Laodicea age. Amen. Amen. Okay. If he is an angel, let's understand, how did he become an angel? An angel is a messenger. It could be earthly, it could be heavenly. So before it becomes earthly, biblically, it was heavenly. So kapilis ko lang sasagutin. If you read Revelation chapter 1, chapter 1, 4, 4, 5, 5, 6, may seven spirits before the throne. When he opened the seventh seal, chapter 8, the seven spirits, binanggit ng seven angels. Ibigyan sila ng seven trumpet. Itong seven angels, ito is before the throne. Hindi ito different seven, this one set of seven, and this one set of seven anointed the messengers, the earthly angels, sa Ephesus to Laodicea. And Father Branham saw them in the constellation, sa dulo ng age. So, it's this earthly angel that will blow the trumpet or out the vial, pero Barbara Stongo, namatay na kasama ng rapture. Okay? The seventh angel is still alive when Brother Branham ended his ministry. The ministry of the seventh angel is not over. Nagamit si Barbara, but it continues to anoint even the fivefold ministry. Okay? So, let's talk about, iba ba yan? Ganito. Merong earthly, merong heavenly. Yan mo na yung sagot ko. Kasi yung siyang haba ko. Ano yung play? Yan ang point. Okay. Sorry kung nakapitalize ko. That's another point. It looks like a new voice, yung heavenly voice, yung heavenly angel. Kasi ito, meron siguro gusto i-emphasize. Okay. So, hindi problem yan. Small girl. So, regarding dun sa Revelation chapter 5, kung saan, i-demonstrate po kanina na yung upuan at nakaupo, and then yung hotel na lumalapit para kunin yung book, and then yung kumuha, yung naglang, at yung nagpapas, yun na ang ayaw. So, when, tsaka where, Pastor Ray, kailan po nagagalang siya i-destroy sa Panginoon sa Diyos? Kung tatanungin po natin kung kailan naganap ang entry ng Panginoon Yesu Kristo doon sa pagiging Sion. Sion. Alam po natin na the Sion of the tribe of the Judah ay may po ang tumutukoy the word. Diba? Doon tayo sa beast, yung power, yung the Sion, yung apat na beast. Kasi nga sabi ko sa Revelation yung kanapos sa Revelation chapter 5. Na yung isang beast na yun na mayroong anyong putin lion na yun na walang iba kundi yung word na pinagtukoy doon sa pagiging lion niya. No? Ngayon, sa pagiging nga kumpira naman niya noong namatay siya sa cruz, siya ay ginawag na putero. Di ba? Even the Lamb of God that takes away the sin of the world. Ayan siya, tinawag ko na po, pero, no?
Ngayon, yun, doon sa kanyang ginanap na sa pagkakakot niya sa krus, ito ay umitipo doon sa lumagtipa. Na yung hinihahandog, yung mga kordero. Kaya ginanap niya ang entry na yun ng pagiging kordero bilang isang nakikiging handog sa para sa kasalanan natin. So yun ho ay talipa. Ngayon, doon sa langit naman, ang sabi dito, nung mauna ng mamatay siya, tapos nabuhay niya matuloy, naupo siya doon sa tatlumuan ng trono ng Ama, physically. No? Dahil yung espiritu niya, natito sa lupa. Nasa ating kapanahon ng ngayon, ang kanyang espiritu. Pero ang body niya, na-grade, no? So, nandito siya, yun nakaupo doon sa trono ng Diyos. Ngayon, sa pagkaupo niya doon, ginaganap niya ang pagiging kordero. Dahil, kailangan po niya na maganap ang pagtubos niya sa lahat ng tao na mga ikinalaga. No? Na maganap yung ginawa niya doon sa krus para sa kaligtasan nating lahat. Ngayon, habang nakaupo siya doon, kung mapansinin natin, sabi niya, nakita ni John ang sinabi ng elders doon kay John. Sabi niya, John went not. The lion of the tribe of Judah prevailed, sabi niya. Ngayon, nung pinanap na ni John, hindi niyo nung nakita niya. Kung din nakita niya, kordero. Bakit po? Kasi, hindi yun ang gaganap ng ministry na pagiging tayo niya, yung magre-reveal noong mga hiwaga. Kung hindi, so, kailan yun? Yun yung pagkatapos niya na tumayo, no? Na ganapin niya yung pagiging redeemer sa pagkaupo niya doon sa trono as a redeemer, mediator, intercessor, no? Pagkatapos niya doon, nanatili niya doon, doon ang tao doon ay nasa mercy seat niya. Mercy seat. Ngayon, doon sa mercy seat na yun, habang nakaupo siya, ang grace, ang kaligtasan, bakit tayo na nandito pa? No? Bakit tayo nagpapatuloy? Sapagkat, ang grace nandito pa. Meron pa tayong karapatan, authority, na mga pangmangalay, pangaral ang word para sa kaligtasan. No? Na maganap yung purpose ng ating Panginoong Jesucristo na magtugos niya sa tao. No? Kaya, habang na napili siya doon sa trono naman, nanapili siya doon at sanang. No? Bilang isang namatay na mordero. No? Hanggang sa yung pinakamuling bigni na tatawagin ay makapasok doon sa kanyang sa kanyang katawan. No? Ngayon, pagkatapos noon, tatayo na siya doon, aalis na siya doon sa investitory pa. No? Tapos, bababa na siya sa lupa, iwan na niya dito, bilang leon na siya. Bakit leon? Kasi, ang leon, meron siyang subject na siya, meron siya natatakupan. Ang kontero, wala siya natatakupan eh. Diba? Ang leon, kapag may natatakupan siya. At doon, sa pagiging leon niya, bakit niya inilagay na leon? Alam mo natin, ang leon, may karakter siya na overcomer. King, kumbaga, doon sa kagubatan, he's the king of the champion. Diba? Lahat yan. Kaya kapag sumitaw siya, no? Nandun, natatapos na lahat ng mga hayop doon sa kagubatan. Kaya, binibilan siya hari ng kagubatan. Bukod doon, sa pagiging hari niya, he's always a prevailer. Kalagi siya nananahig sa lahat ng kanyang mga kaaway. No? Ano ba naman ang kalaban niya? Dahil siya yun, he's an overcomer, no? Nagagawa niya magtagumpayan ng lahat ng mga kaaway niya. Si Kristo, kinagtagumpayan niya lahat ng mga kaaway niya. O hindi mong kamatayan, kinagtagumpayan niya. Kaya, doon, no? Gaganap siya ng yun, bilang yun, no? Dahil, kailangan muli na niya ang kanyang subject, ang kanyang pride, no? Ng mga tenang na layunin na siya ay namatay, no? Doon sa krus, para doon sa maganap ang kanyang natungkulan doon sa ang Son of David, di ba? Doon sa millennium, King of David. Sa millennium siguro, yung sagot. Sa millennium ang sagot. Yung kung sinabi nyo na nakarina ka sa inyo, hindi lang madiretso. Yung pagbukas ng selyo ay hindi po yung lahat, kamabuhin, pagkinto po yun. Hindi naman talaga yung lahat.
Pero yung tinatanong po dito, yung kinaklarify po, kailan po naganap sa pagiging layon sa ministry ng Jesus Christ, kailan mo magpumasa ng sarilo? Si Jesus Christ po ang magpumasa ng sarilo. So kailan po talaga nag-start sa sarilo? Sa lupa. Sa lupa. Diba sa lupa? O doon sa namin. Saan po? Actually, ito ah. Noong nabubuhay ang ating Panginoong Jesus, inihingan siya ng tatlong tanda. Ano ang kanyang mga signs na magaganap ang mga bagay nito? Kaya sabi niya, binigay niya yung tanda na yun na yung kapag ka yung victory, sabi niya, eh nakita niyo na namukad ka, no? At ang mga signs, sabi niya, yun na. Ngayon, sabi ng prophet, hindi niya tinapos yung sapagkat yung may tukul-tukul na doon sa opening of the field. Seventh field. Tumutukul na yun. Kaya, dito rin, doon sa mismong seventh field po, no? Noong tinatalakay na ng propeta ang seventh field, yung huling nga sa'yo, hindi pinahintulot ng Panginoon na mabustan yun. No? Sa panahon na yun, yung sabog na ng 7 na, no? Sa 7 kills, no? Sabog ng 7 kills. Ito. Ito, sa 7 kills ito, hindi pa lumabas ang kapito. No? Pero, ipinakita na lang ng Panginoon, kay Prophet, kung ano ang ilalaman nun. Hindi kami pinahintulot na may pakiyag. Ang sin, ikaw, ipinahayag sa pangking kin. Close pa. Teka, yung big deal, ikaw, from now to first deal, no? Ipinahintulad ng Panginoon na may religion na tao, pangking kin. Kasi pinahayag yun, okay na, no? Tin, sinaliwanag yan. Ngayon, nung tatalakayin niya yung seven, pinigilan siya ng Pietro. Sabi niya, I will check not to say any more about this. Sabi niya. Sabi niya, sinasabi niyo, sabi niya, Mr. Celestine, sabi niya, it is not open yet, sabi niya, it is not open yet, not yet time, na, to open. No? Kaya sabi niya doon, sa batang huli, to this time, sabi niya, the Celestine is not open yet. Doon na, 1963, how about 1964? Eh, kailan naman tayo prophet? 1965. So, in 1963 to 1965, doon na buksan ang kapito. Diba? Ngayon, kung hanapin natin dito ang mismong kaganapan na nabuksan ang senyo, actually ako, wala pa ako talagang literal na nakikita. Pero bukas na. Bukas na talaga. Kasi, ang senestit, kung titingnan mo, malawak ang saklaw niya. No? Malawak ang saklaw niya, pero hindi lahat na i-reveal yung nakabalaw doon sa 7 seals yun. And the 7 seals is the end of all things. Okay. Amen. Kaya malawak niyo. Kaya, lamang doon hanggang sa 7 seals, lahat ng mga liwaga, from present to upward, lahat po yun. Pinahayag ng propeta doon. Okay. Ako naman, mag-reducing lang kung sa mga topic, pakisama ngayon. Ay, ito sana kumayo, pero alam ko hindi ko mapigilan. Meron po na porto lang sa akin sa loob na mag-share ng konti sa nakita natin. At, maraming mga tanong, hindi ko napakalayo ang sagot. Siguro ka lang yung sinito na kumpulong natin. So, ulit ka rin yung topic. Ano ang, what is the relation of Revelation 5, Revelation and Revelation 10? Napakasimple lang naman sa aking bariba na Revelation 5 ay close book pa yan. Pagdating ng Revelation 10 ay open book lang. So, tinaluan na ngayon doon, hindi ko lang dala mga quotation, na lahat ng
makaliwanan ng Diyos ay ganap na hindi naman yung God-given tinuwa sa Revelation 10:7, which is yung talagang tinutukoy doon, the mystery of God should be finished. Ang pinakasintro talaga of all mysteries ay ang God-given. Una niyang tinihayan, then pagkatapos ng all the mysteries from Genesis to Revelation, kahit yung sequence of events, alam na natin yan, ay na po sa, nasa ating lahat yan. Kaya pagdating po doon sa question ka ng brother Lito, na ito lang ligandang na kung bakit kailan nangyari yung na naging kordero yung naging leo. Nakita. Tulid dyan. Dati layo yung nangyayat. Actually, nangyayat yan ang 24 elders, isa sa mga 24 elders as a layo ng tribe of Judah. And kasi ang isa sa mga title, yung din nangyayat na sa Panginoon. Kaya nakita ni Jenny sa duguan ako, pero so makita natin, mabasa natin sa service ni Kanagala kung anong quotation yun. Anong page, anong paragraph. Sa brother Mark, it is about transition of Bible. Transition of period. Hindi po dalawa rin, may nakaw po rin kukuha. Kasi parang yung ito na dalawa, may nakaw po, may kukuha sa kanan. Dito ang dalawa, it is a transition of period yan. Sabi ni Brother Van, mababasa natin sa service. Na kung makikita po natin na dito na sa atin din yung si Beatrix of Daniel na natapos ang nakaranya ng 7 years na nakitira. Pero sa kanino, I respect na yung pananambar Francis, sabi niyo sa kanya, pero pa sa akin, 3.5 years. Siguro, marami din ang pong makasama na gano'n din ang pananaw. So, next po lang i-site in beauty dito, kasi baka isipin lang 7 years. Tao naman yung mga boys girl yan, 3.5 years nga lang eh, napahirapan, dadagal pa ng 3.5 years. Pag 7. Kaya dito sa nakita ko dito po sa ano, high school of shares, yung tungkol po sa Revelation chapter 5, na para bang may nakasulat sa backside, may nakasulat. Kaya marami na interpret dito, kung dito lumalabas yung mata, na may another sentence na bubuksan. Kung dito rin lumalabas yung interpretation, hindi pa bubukas ang seventh seal. Kaliwanag, kung titipatanoy natin ang Bible, Revelation 8, verse 1, bukas ng 7th seal. Sabi ko, in hand opened the 7th seal, there was silence in heaven. History. So alam natin na ipinaluanan ni Brother Branham yan, kaya kung titignan mo ang silence mo na 7th seal, yung kung yun lang titignan mo, parang hindi bukas, katulad ng Spiritus of Daniel, katulad na nabagin po na karahan. Kung titignan mo itself yung Spiritus of Daniel, parang 7 years. Dahil yun ang tanong ng brother na nakabasa o sister. Pero kung tinitingnan mo kabukuhan ng 73 of Daniel kasama niya question and answers, tinanuan brother Banham na no, 3.5 years na lang. Diba? Kaya din ang 7th seal, kung tinitingnan mo ang mensahe lamang itself ng 7th seal, parang hindi pa bukas ang 7th seal. Pero kung tinitingnan mo kabukuhan ng mensahe from 63 to 65, maliwanag ng pakaraming quotation na bukas ng 7th seal. Ang hindi na lang napupulpil yung pagparimo ng Panginoon, yung rapture. Yan alaman, ang hindi pa talaga nangyayari. Pero, seventh seal is coming of the Lord. Dumating yan is very cold. Anong natin? Ipuksan ang itong siyo. So dito, nais ko lang, nais ko lang mga may nakita ko dito ng quotation ni Brother Branham. Nang sabi dito, Revelation chapter 5, pag-slide na that. And I saw the right hand of him that sat on the throne, a book written within and on the backside. Ito lang. Ginamit kanila ng itong backside. Sealed with 7 seals. Kaya kung titingnan mo dito, doon sa backside, may naka-silyo ng 7 data, maliban pa yung nasa loob na ihahayat. Kaya kung titingnan mo natin dito, ay nasabi ni Brother Branham, nag-walk siya sa mga so-called teacher na nag-tell ng mga teacher sila yung message. Nasa niya, teaching is a treacherous thing. Ibagingan po tayo. Kung ating revelation ay hindi po tumutugma sa word of God, wala mo lang sa mensahe, kalimutan natin yan. At anong yan revelation? Yes, mapangangin bang magturo sa limura ng sulit ko? Langangin ng teaching ko? Para kang tumutulay sa napakalipis na yan. Sabi ni Brother Branham,
And I am very, very, very careful baka magturo sa likuran ng pulpito sa pananang utang niya, pati yung congregation na tinuruan mo, na makaniwala mo. Kaya sabi dito sa Revelation 5, nais ko lang bang hindi dito, sinabi dito ng Brother Barnum sa congregation, pati huwala. Dito sa Espiritual Body Diocesan, paragraph 83, pinangaral niya noong 1965, July 18, evening, 1965, sa Galito. Then, back out there at the beginning of the seven cells, with the seven angels, come down in that pyramid form, he stood there, and told me to return back here and speak on those seven cells, he'd be with me. Some Brother Branham. He showed me what they are. The lost things. Some Brother Branham, the lost things. Yung mga nawalang mga bagay. Ibig sabihin yung mga lost ends. Yung hindi na ipaliwanan ng mga theologians. Mamagaling sa Bible school. Ipinakita kay Brother Branham. I always thought it was not on the back of the book. Ito lang. Ito lang sa Revelation 5. Ang sabi dito, binasa din Brother Branham, a book written within and on the back side, said Richard himself. Ito sa Brother Branham. I always thought it was said on the back of the book. Ito daw sa likuran. Sabi niya dito, and it would be something wasn't wrong in the book. Akala niya raw hindi nakasulat doon sa aklat. Akala niya ito ay labas sa aklat. Akala niya kakaiba sa aklat. Pero ang sabi niya dito, but it turned out that it was made known that he had a duda. Hindi raw magagawa ni Kristina magdagdag, magbawas sa kanyang salita. Sa Brother Ram, sa pagpapatuloy, it isn't something that's written in the book, it's something that's been hid in the book. Ito daw ay nakatago lamang nandiyan nasa loob. Pero natatapakan ng pitong tatag sa likuran, sabi ko. Pero hindi another ito. Pero may lumitaway na may another sequences sa buong sa diba, na ikatang mo ba yan? Dalawang sequences. Tapos yung brother-brother may another naman. Sequences, ang lilitaw yan, yung tinawag nila ang messenger na yan, para yan ulit ang sequences. O ang pitong tatag. So dito yung pinaliwanan ng brother-brother. Sabi niya dito, it's something that's been in political position me what they were, the lost things. I always thought it was set on the back of the book and it would be something wasn't from in the book. But it turned out that it was made known that he cannot do that. It isn't something that's written in the book. It's something that's been hid in the book. Or also ever something, one word from it, or add one word to it. So it's mystery that's been hidden about in the seven church ages. It's one of them produced a mystery all about water baptism and these other things that they bumble about so long. So yun lamang parang nandiyan na palang saan at lang sa ito. Nari ni lamang nakita na mga pirod siya ng mga magagaling kundi naiwanan na hindi nila alam dahil walang revelation pero yung dumating ang propeta ng Diyos. But in the days of the seventh angel, but in the days of the voice, excuse me, of the seventh angel, when he shall begin to sound, ulitin ko na pinaliwanag, paliwanag, pasasikat ng araw na yung voice at yung sound ay iisa, that certain topic, huwag na natin ilayo sa ibang mga text to death, tututukan natin yan, the same voice, the same sound na nagmahing na lahat ang hiwala ng Diyos ay tapos na. And I will tell you that story. Kung hindi pa hayag ang hiwala sa inyo, lalo yung seven thunders, mamimiss niyo ang radyo. Pag-iintay kayo na buksan pa, yung restore ministry, babalik si Brother Branham, buksan tayo yung physical, itong tapang, tapang itong bulog, tapos na po yun. Ginawa ng propeta ng Diyos, hindi ko pa rin ng Diyos. Ang kanyang propeta, kung hindi patapos na lang ang kanyang iwasa, yung nakamulit yung sayo, nakalagtis mo tayo. Tayo siyang binulong, eh. Hindi naman luluwag ang panahon, sabi sa Tagalog, tayo siyang binumor,
Pag sinabi ng Panginoon kasi tayo sa binuro, binuksanan niya kasi. Yung doon sa bulong na kalbaro, yan po yung purchasing. Tinubos tayo for Revelation 10, yan po yung blaming. Yan yung bride. Kaya sa Revelation 5, it is a close book, but in Revelation chapter 10, it is already an open book na pinagpipistahan ni John o open book ng bride natin. Doon sa boys, mga kapatid, eh, para sa akin, magulong pakinggan yun. Brother Egoy, Brad, pwede po bang pakilakasan yung echo? Sabi mo na, Brad, echo ba? Diba? Echo. Yan. Brother, ano pa na, Brad? Jerry. Brother Jerry. So, naniniwala ako na yung echo na naririnig natin ngayon, yan po yung ginagampanan ng mga magagawa na tanawan natin ngayon. Okay? Marinig nyo yung echo at saka yung original voice, parang mo lang yung sinasabi. Nagsalita ako ng distilling. Iba ba yung in-echo? Yeah. Kasi sagutin nyo, mga mo kasi. Mystery! Iba ba yung nangyong in-echo? Wala mo kasi. Hindi iba. Hindi iba. So, parang hindi iba, brother. So, nung sinabi ko ba yung mystery, matagal bang sumunod yung voice niya? O at the same time, natapos din. So, at the same time, natapos din. So, ito sa inyo na kapatid, yung sa Universal, ito, hindi doon sa inyo na yung manifestation kasi yung inaano niya mga kapatid. Pero, tinutuwi natin, yung Revelation 10-7, hindi po yung niwaniwala yan. At the same time, nung magsalita ang voice niya, o yung message niya yun, mga kapatid, yung mga kasunod yung niwaniwala yun. Hindi sila nag-uusap ng isang araw, at nag-uusap ko rin ng isang araw, kundi yung time lang na yun, mga kapatid. Di ba ba? Kasi hindi pwedeng iba yung sinalita doon sa nagsasalita. Okay? Kasi kapag ka mayroong ibang boses o ibang tinig na lumabas doon sa nagsasalita, nangangahulugan mga kapatid, magkaiba yung pinagmumulan. At kapag ka magkaiba yung pinagmumulan, eh naniniwala mo napaka-delikado nun. Kasi naniniwala mo, Paul 17, sabi ni Barbara, it is a book of redemption. Hindi, brothers, may judgment din doon. Pero actually, mga kapatid, inihayag yung book of Revelations para sa mga elected. Okay? Kasi yung masama, hindi naman niya nasabihin na. Ako, mamamatay tao ako sa langit ang punta ko. Alam naman niya eh. Diba? Alam naman yung masamang tao na sa India, talagang punta niya eh. Wala akong narinig mga kapatid na hold up, tapos sabihin niya, ako hold up, ako sa ilalim ako pupunta. Hindi. So yung mystery na narinig natin sa ating propeta, exclusive lang to sa mga elected bride. Kasi ang makakaunawa lang nito, yung mga elected lang. If you are not a part of the elected, eh talagang mystery pa rin talaga sa iyan. Tama po ba? Kasi may 25 rounds for the elected bride at the end time, all the mystery, no? Kasi lahat ng mystery ay hayag na sa kanya. If you are a part of the bride. Dahil kung iba yung maririnig mo sa tinig, ibig sabihin dalawa yung pinanggagalingan. But dalawang position lang. Naka 1 minute na ako, 1 minute pa. Yung nag-impress siya. Oral siya. Nakita mo yung ito na ako, ito ba? Begin to sound, hit 11 muna. Ay, hit 11. Ay, tama, hit 11. Begin to sum. Hit 11. Yan. Tasa naman din. Okay, yan. So sabi niya,
First, this H will... O, siya na ngayon, no? Parang pinakasulat sa akin. Tatuwa mo si brother, tatuwa mo. Hindi ko yung nasa ito. Hindi ngayon, hindi ako mag-inasin, tatuwa mo. First is, sabi niya, each will have one prophet messenger, Revelation 10:7. When he, singular, should be, shall begin to sound, there has never been an age where God gave his people two major prophets at one time. So, yun yung pinapamain point ko. Kasi kapag ka nagsalita, tapos sa kabila, iba yung narinig. Ibig sabihin, dalawa yung pinanggagalingan. So, isang araw, si Brother Jeremiah, ay, isang araw, siguro nung nakaraang taon, nung one time na ako siya back to Korea, may pinakita siya sa akin na picture, may kita ng painting ko. Kailangan ni Brother na yun eh. Ay, hindi na dito. Sabi niya, ito yung nagpapakilalang prophet. The age. 21st century. Okay, so... Ay, kasi mga kapatid, kapag ka dalawa yung pinanggagalingan, o dalawa yung kinig, dalawa yung pinanggagalingan. At kapag dalawa ang pinanggagalingan, delikado na lang ikinig. Bakit mga kapatid? Kasi hindi na niya alam kung ano ang papakinggan niya if you are not elected. But if you are elected, alam mo yung tunay na salita. So, kahit magsalita ako rito, magsalita si Brother Bonnie. Alam mo yung nagsasalita. Di po ba? Ako yung pakikinggan mo. So, sabi ni Robert na hindi kailanman magbibigay ang Diyos sa kanyang mga tao ng dalawang messenger na tagapagsalita o ng propeta, major prophet yung matukoy niya, hindi kailanman magbibigay ang Diyos ng dalawang major prophet sa isang panahon. So, naniniwala tayo, may isang propeta lang tayo. Di po ba? So, yung isang propeta na yon, mga kapatid, yun po yung binigyan ng Diyos ng kapahayagan doon sa mga nalatagong mystery nakalagay sa balunggol ng aklat, mga kapatid. No? At naniniwala ko, walang ibang prophet na nagpapakilala ngayon na nagkaroon ng kapahayagan about that. No, level of his 7. Ito yung katulad na sabi ko. His 7, mga kapatid. His 7. Sumobra mo ng one hit? Pasobra ko na, wala, wala, wala. Yan. Sabi niya, we see that seven sealed book now is the mystery of redemption. It's a book of redemption from God. And all the mysteries of this time should be finished at the sounding of the messenger. Now, here the angel on earth, no, tinutuloy niya, and another angel, mighty messenger, come down. So, tinutuloy niya mga kapatid, yung buhaba at saka yung nasa baba. He, this angel, was earthly angel messenger, but here comes one down from heaven. So, naniniwala ako, walang bababaan ng Diyos na dalawa. At hindi rin ako naniniwala na dalawa yung bababa. Then, naniniwala ako, may isang Diyos. No? Sana ba ako, brother, for you? But here comes one down from heaven, a rainbow covenant. Nakita niyo yung picture ni Brother Branham nung yung mga picture sa yung dalawang si Superman sa kanyang sapa, no? Only Christ could be. Just exactly like it was a Revelation first chapter, standing in the midst of the seven, eight candlestick with a rainbow to look upon the jasper and sardis stone, baba, last quote.
No? Siya pa rin daw yun, mga kapatid. And here, he returned back in the 10th chapter after the coming time that all the mysteries is to be finished. No? Para tapusin daw, mga kapatid, no? Ano ba yan? Meron pa rin siyang gagawin, mga kapatid, kaya kinakailangan niya bumabas, no? And the seal has to be broke. Parang si Ryan, kaya nga umiyak siya dyan kasi walang karapat-dapat. Kaya nga sabi ni Pastor Arupi kanina, yung chapter 5, that is close book, no? Pero pag isa 10, open book na. Bakit mga kapatid? No? May ministry kasi yan dyan eh, no? May ministry kasi siya, kaya siya bumaba, no? Sabi niya, are to be broke and proclaiming that each time is no more, no? So yan yung humana po ng pagkakasali kanina, siya na yan eh, no? And he said, when the seventh angel has begun to sound, then the mystery should be finished as time the angel to appear will close. No? Then the mystery should be finished at the time for the angel appears to close somewhere on that track. No? So, naniniwala po mga kapatid, kung si Brother Branham lang, yung ating kinilala ng Christ, walang ibang talino kung mapayipan. Okay? So, kapag kami narinig kayo na ibang tinig yung sa alinawaw ng propeta, gusto kong tapuyin, iba yung pinag-galingan nun. Pero pag sinabi mong galing sa prophet niya, eh dapat hindi magpo-contradict doon sa sinasabi ng prophet. Yes, sir. Yes, parang question, at least susog na lang. Pero susog na lang. Hindi, parang susog na lang din sa presentation. Na parang patanong. Mga, babasa lang naman ako ng code. Or ingatin. Parang mabasa. Okay. Kasi parang may order sa ano tayo. Question na lang sa mga nag-present. Okay. Kung may mag-tanong, mag-usap na lang kayo. Kasi nag-question siya, nag-question. Parang, maka. Tatanungin ko. Babasahin ko lang sa 17, at least para mas malino sa akin. Magagawa ko lang babasa sa taklan ko. Basahin ko lang doon sa page 20. Kasi yung tanong na ni mystery, finish na ba? Kung sinasabi ko kanina, may reveal. At yung mystery, mayroong dapat i-finish yung fulfillment. May pwede may revealing at saka may fulfillment. So dito, sangayon ako sa sinasabi, pero hindi yung nakawala akong ibang messenger. Sige. Now, sa page 520, it's 391. Now, do you notice on the opening of the seventh seal, it's also the people mystery. This one, I ever speak and then spoke. That it is in the mystery of the seven thunders. The seven thunders in heaven will unfold this. The seven thunders in heaven will unfold this mystery. It will be right at the coming of Christ. Because Christ said, no one knew when he would return. Yung tanong ko, yan ba yung stereotype, yung corporeal coming of Christ. I believe that is the real, pero yung fulfillment mystery para sa atin ang nasa revista mga luma. Did you notice when the Jews asked him, kapasok na continuity, but there will be the seven voices of these thunders that will reveal the great revelation at the time. So I believe to us who, if we don't know it, and it will, if we, if it won't, you know, in that time. But it will be revealed in that day, in the hour that is supposed to be revealed. So in thing for us to do is to repent before God and serve Him and do all we know how to do and live good Christian lives. Here now we find that the seventh seal has been opened in our class. You see it? And we know that the seventh seal cannot be brought to the public until that hour arrived. Now there was some reason that God left his seven voices be thunder because it must come before that. We find that Christ took the book and so no one would know his coming.
Tinatanong ko may mystery. Alam ba natin na siya, anong oras o araw siyang darating? Yan po tinatanong ko, mystery o hindi yan. So, there also, we know that about the second part of mystery, so you see, it's connected together. Ina po, sa 39, and here, when the seventh seal were, when he opened it, he also emitted it again. See, so we see that it is a complete mystery. Therefore, the hour is not yet for the mystery to be known. Sinamin ko naman kanina, dahil will siya, I believe that Jesus Christ will come to get us bilang bride. Ang mystery sa atin ay ito, right? Mystery sa anong itsura ni Kristo, ano ang kagong maraming angel na darating. So yan po ang mystery ko naman. Gusto na! Kasi ang tinatanong ni Brother, eh yung pagpalit ng ating Panginoon sa Kristo. Pero ba nakakaalam, sabi niya. Eh sabi na natin, binasan niya, no one knows. Galing, di ba? Sabi na natin, wala nakakaalam. Ayun. Kung ang tatanungin natin, ano bang itsura niya? At sabi doon sa Acts, no? Sabi niya, iba yung mga apostole, tapos sabi nung dalawang angel, sabi niya, sino hinahanap niyo? Sabi niya, sino tinitingnan niyo? Sabi niya sa mga nagay, sabi ng mga angel, kung paano niyo siya nakita kumakyat, kaya hindi niyo rin siya makikita ang bababa. So, yun lang. Yes, Revelation chapter 10 verse 7. Ito po ba after ng ating mahal na propeta, so yung 1965, nawala na siya sa senaryo. So yung sinasabi nga natin ang echo of his message, sa Roman candle, sinasabi natin ng Revelation, ano po ito naman, Pastor? Meron po bang additional clear of understanding dun sa Revelation of 5-4-8 sa amin? Yung kasi napangisip po yung progressive po, no? Yung progressive. Siguro, okay, medyo pangkera yung doon yung progressive. Gawin natin si Mila ako magtatanong pagkatapos. Okay, muna, tinutang na Robert Sanders, ito na nang nagsabi nun, no? Sabi niya, yung first, no? Yung pag-first, halimbawa, yung firecracker yun, no? Yung nila. Okay? So, sabi niya, pagsabog na isang bulat, no? Yung pagsang bulat niya, yung Cronus, di ba? At pagkatapos, it will burst again, di ba? Okay? Until so forth and so on, no? Hanggang doon sa last verse. Okay? So, at pinuko niya ito sa... pinuko niya ito sa Revelation. Okay? Kung nang magkita tayo ko dito, just know me as Brother Manny. Diba? But as we go along, you may as a teacher, tapos you may as a family man, and then you may now as the pastor, as a missionary. So it's a bit, the more we get along together, napapamidyan tayo sa isa't isa. Grabe, yung mga bagay na nabukong sa'yo, naiintindihan ko sa mataan, and still may parin. Okay? So the same thing when we walk, okay, when we walk with this message,
research natin. Kasi sabi ni Brother Branham, it goes laying on the things. Okay? So gusto ko na rin isang pa yung pagsagot kami na dun sa tanong kasi masarikado din yun yun. No? So halimbawa, sa church ages, okay, sa rapture, obviously yung tanugusap dito sa Petche, diba? Kasi sinabi na yun sa Bible. Diba? Kaya marami nang nag-attempt, naglagay ng petsa lahat ng ligo eh. Pero sinabi niya kung papaano. Okay, una, meron siyang bride. Diba? At pagkatapos, yung bride, ang Panginoon ang pumili. Okay? At kung papaano sa panahon ni Rebecca at saka ni Isaac, ni Eliezer, so we see the same thing, di ba? Na yung attitude, yung character, tungkol sa choosing of the brain. Okay? Pero, dahil ko sa konting kwento, pero mga babae, sabi nila, ano to, kwento lang ito nung isang paksa, di ba? Sabi nung isang bababa daw uli yung Panginoon at kung paano siya bumaba noon, pumili siya ng isang birhen. Ang problema kasi, kukunti na daw ang birhen sa sanlibutan. Kaya sabi, lahat ng mga birhen, sinabi ito sa mga babae, sabi nila kasi tungkol sa birhen. So lahat ng mga babae na birhen, inadala ng sulat. Sabi nga nun. Sabi ng mga babae, ano nakalaling sa sulat? Sabi nga, bakit hindi pa kayo nakatanggap ng sulat? So, yung sabihin, ganyan din itong mensahe ko, di ba? Pinili ang Panginoon na bride. At yung bride niya, magpapahayagan niya. Okay? So kung paano siya darating, kasi kwento si Brother Branham, kung saan sa pagdating, nagpahayag siya doon sa babalikan niya. Okay? So ngayon yung sabihin, hindi nga sinabi kung kailan. Kaya sabi natin, kailangan maganda. Diba? Kailangan maganda. Pero the moment, ang tiyak number one, ang tiyak, babalik siya. Okay? Pangalawa, may babalikan siya. Diba? Pero kung kailan, sabi nga, mas kinangangil eh, hindi alam eh. Huwag na natin pakialaman pa yun, di ba? So kung doon natin ibabatay na yun yung mystery, na kailangan alam mo yung mystery para matiyak mo na ayat sa 17, I don't think isang tanong na merong weight. No, hindi yan ang dapat natin pag-usapan. Kasi ang ano dito, ang Panginoon, ano wala may mensahe siya eh, di ba? Meron talaga siyang mensahe. Yung mensahe ang basihan. Kaya sabi niya, kung yung mga totoong Pentecostal, sabi ni Brother Branham, tatanggapin talaga nila yung mensahe nito kasi ang hinahanap nila katotohanan. Right? So ngayon, yung outburst ng revelation, ganyan lang yung isang bagay ng thesis na kahit nga ang isang buto lang dito, kahit isang libro. Now, the first time I read the book of the seven seals, na-excite ako. Okay? Now, the second time na basahin ko ito ulit, di ba? The more I got excited. Right. At ngayon, pinag-uusapan pa rin natin ito, di ba? Kung talagang nakita natin yung revelation, lalo pa rin tayong na-excite. Ibig sabihin ng pagsabuhulat ito, unti-unti, kaya wala. Di ba? Meron may isang bagay na nabubuksan ulit sa atin. Right. Yun lang yung sinasabi dito tungkol doon sa revelation. But there is no additional revelation. Right. Kaya nung wala mga bagay, nung unang sabihin niya, halimbawa, sa isang punto sa isang bagay, tapos meron kang ibang nabasa ngayon, tapos ma-relate mo ulit doon sa unang mong nabasa. Kaya pag binalikan mo ulit, mas lalong nagliliwanag sa'yo yung isang bagay. Yun lang yung sabihin yung outburst, no? Just like the Roman candle. Yun lang yung sinasabi ni Brother. But it is not additional revelation. Otherwise, if it is additional revelation, we need another prophet. Diba? So ngayon, ano ba yung mga bagay na ipapahayag? Kung darating dito ang rapture, okay? Ang lahat ng kailangan mo para ka ma-rapture, nandyan na sa mensahe. Okay? Kaya nga yan yung kaaliwan natin, yan yung kapahingahan natin eh. Kasi nandyan na sa mensahe yung kailangan mo. Diba? Then sabihin, kung ikaw eh, kaya ang prophet, nag-preach na tungkol sa mga broken sisters.
Di ba, meron talaga mga silang sirang balon. Di ba, hindi pa magta-try doon sa mga balon na po ang kapatindi. Saka talagang nabuksan na nga yung pinaka-source. Amen! So, meron na tayong source ito ng Revelation. Kaya itong source ito ng Revelation, ito ang maghahatid sa atin sa kapahayagan. Si Rebecca, hindi niya alam ang ignorance sa atin. Pero sa time lang nila magkita. Kaya huwag mo tatanungin talaga si Jerry kung anong itsura ni Jesus Christ. Baka ituro kita kay Hoda, hindi kayo maniniwala sa pwede niya. Na pinaka-close doon sa liwanag na yun. Diba? So yun yung sabihin doon naman ako sa'yo. Sinabi na sa closer na yan eh. Diba? Nagpakita sa kanya, it was the closest. So how close? Doon ka na yun eksaktong makikita. But at least, di ba? I have an idea. Diba? Diba? So yun yung sabihin natin, anong itsura na? Nasa mensahe din ko, ano si Jeremy? Diba? O, sinong madali ka niya? So, yun ay yun ang problema lang kung tinatanggap natin na kahawig na ang itsura na yun. Diba? So, yun ay isang bagay makita natin. So, yung rapture na ito makita natin si Rebecca, ang alam lang niya, ito ang gusto, ito ang yung nahinig lang siya kay Eliezer, nahinig lang siya sa mensahero eh. Diba? Tapos pinakain niya, pinag-inom niya si, ano, pinag-inom niya si Eliezer, tapos kung sino magpapainom sa mga hayop na dala-dala niya, di ba? So, sino pinag-inom niya? Di ba? Pinag-inom niya si Eliezer, pinag-inom niya din yung kamelyo, at yung kamelyo pinag-inom niya, yun yung sinakya niya, pupunta kay isa. Di ba? Kaya kung may eagle anointing, mga kapatid, kung may eagle anointing ang bride ngayon, di ba? At siya ay nag-dipista ang mga abdulad, mga agila. Tsaka lang nagkakatipon-tipon yung mga agila pagka may bagong paslang nakarami. Diba? At ito, kung bagong paslang ito nakarami mga kapatid, hindi natin kailangan ng mga preservative para sabihin natin na nanatili ang kapangyarihan nito, ang substance nito, nandiyan. Diba? Hindi mo pwede sabihin din, panis na yan. Hindi! Kasi mapapanis ang bagay na ito, hindi ang salita ng Panginoon. Pag natutulog ka na sa ikatlong bahagi ng tolda ng tabernakulo, hindi na napapanis yung pagkain. Diba? Pero kung paano ka sa matay, natutulog ka lang sa labas, natutulog ka lang sa pangalawa, pero kapag napasok mo na yung pinaka-ikatlong bahagi, mga kapatid, that individually, meron kang relasyon sa Panginoon, na ito na lang ang isang mana, mga kapatid, pagkain ito, para sa panahon na ito, and you're not looking for some other things. Amen. Kasi pag iniisip mo, meron ka pang ibang source, kung sasablay ito, meron ako dito. So sabihin ko sa inyo, ang mensahe dito na lang din ako mananatili. So yun isang bagay, kaya lahat na kailangan mo para ma-rapture, nandito na sa mensahe dito. Pero, okay? Meron pang mga bagay na after ng rapture, di ba? Pagdating natin doon, sa eternity, when we are on that dimension, di ba? Magre-rejoice tayo, mag-worship tayo, out of something. Bakit ka magre-rejoice? Kasi ang Panginoon din, mga bagay na ipapahayag pa rin siya sa'yo. Di ba? Bakit ka magre-rejoice? Kasi eternity yan eh. Meron na ba yan, magre-rejoice tayo na ang Panginoon, patuloy ito, ang Panginoon, magpapamala siya ng mga bagay na hindi mo yan nakita dito. Kasi ang binibigay lang ng Panginoon para dito sa ating panahon ay kailangan lang natin para sa rapture. Diba? Pero pagkatapos ng rapture, mga kapatid, yung 24 na matatanda. Diba? O, sige, makikita mo sila doon. Alam ko may 24 years. Diba? Makikita natin yung mga iba. Si Paul, diba? Peter, James, and John, mga kapatid. Nakita nila si Moses, nakita nila si Elijah. Hindi sila nagkita-kita. Diba? Naikwento lang sa kanila, hindi sila nagkita-kita personally. Amen. Pero nung actual na itong mangyari, mga kapatid, hindi nagduda si Peter, si James, at saka si John. That was Moses. That is Elijah. Amen? So tayo, pagdating din natin dito, makikilala din natin ang Panginoon kasi siya ang ipinakita ng mensahe sa kapanahon na ito. Okay? So hindi tayo nagtatalo. Meron pa mga bagay na kailangan mahayag sa atin. After rapture. Pero ang pinag-uusapan lang natin ngayon, mga kapatid, yung kailangan mo para ma-rapture. Di ba? So, kahit nga, 3.5 years, 7 years, mga kapatid, ang artistan ko. Di ba? Ang mahalaga, mga kapatid, dito, ikaw ang daka. Tayo ang daka, tayo. Ang kailangan ng Lord, eh. Kaya, yung isang bagay na pinapasahin mo ngayon, 7 years, 8 years, tingnan ko kung may mga bagay na lalo kang maiintindihan. Diba? Ganon din sa zero. Ganon din sa mga 1,100 yan. Sabi nga ni Brother Edgar, 1,100 messages. Yan lang din yan na yan. Diba? So, okay, isang bagay na makita natin. Again, i-close ko lang yung first, yung outburst ng Revelation. So, yun ang sinasabi ko, yung Roman candle. Pero hindi ito additional.
Okay? Pati ko sumabog, yung sabihin natin dito na yan sa sea. Diba yung isang buto ng mangga, pag itinanin mo yan, pwede yung isang milyon ang nasa loob niyan eh. Pero hindi mo pa nakikita, it will take 20 years, 30 years, bago niya ipakita yung kanyang isang milyong bunga. Diba? So, ganun din ang isang bagay. Pero tinanin ko sa iyo, bago tumating ito mga kapatid, may papahayin sa iyo. Yeah. Okay? So, if you are the bride of Christ, God is obligated to reveal himself to you.
ang mercy seat, that dyan si nasa mediator, pwede ka lumapit sa kanya. Ngayon, so basic ang paliwanan ito. Pagdating ng rapture season, yan yung opening of the seals. Ay, sorry. Isa sa mga pangarap na opening seals, isa yung seventh seal patungo sa rapture, yung binanggit kanina na yung time and date ng kanyang pagdating. So, at that time, sa rapture season, mag-glorified body ang believer, hindi pa siya umakit, nasa lupa pa siya. Pero pag glorified body ka na, alam mo na ang time and date. So, open na siya yung seventh seal sa kakuha niya. Sabi ko kay Brother Ray na ang pagpahayag niya hindi isang bukso, tapos na. Unti-unti ang pagpapahayag niya. May bahagi siya na hindi pahayag. Ngayon, dito sa start ng tribulation period, ilipat siya sa judgment seat for the world. No? So, ito yung process ng pagtawag sa kanyang lion, Loren. Doon sa quote, sa binanggit sa Bible, he shall roar as a lion roared. 10:3. He cried out as a lion roared. Revelation 10:3. Meron yan sa Joel, hindi ko alam. Meron yan sa Old Testament. Pinog ni Bert Frank sa libro niya. Pero siguro, hindi ko lang memorial yun. Checkin lang yung cross-reference. Pero yun, mag-roar siya out of lion. Yung roar na yan, tribulation period yan. So, ngayon, let's say, ngayon ba nag-roar siya? In advance mo na kalaman, voice, no, sabi ko. Pero yung type of Trump later on, dito actual siya mag-roar, para siyang mighty warrior, sued through the top two prophets, and then 144,000. Merong message sa mundo, kasabay judgment. Sa dulo ng tribulation, doon siya darating, made known sa world, at dito na yung Lion King. Ewald Frank. So anyway, hindi si Ewald Frank per se ha. Pinod kasi sa Old Testament eh. Kaya gusto ko sabihin, sa Old Testament, hindi lang memoryado. Anong verse sa Joel yata yan at iba pa. Yung roar as a lion, dito start hanggang dyan. So dito, as king, Lion King, ito yung period of time. Rapture, then yung second coming sa lupa. Then yung changing of six. At sa bitna, meron pang maliligtas, pero parang figurative na lang yung verse 6. Figurative din yung lion as a king dahil dito, make war pa lang yan. Okay po? Yan lang po.